Oo nga, maganda nga tawag sa iyo. Pwedeng tawag sa iyo supervisor, manager, assistant manager, ano ba, mga director. Eh, ang tanong ko, may naiipon ka ba? Dumadami ba pera mo? Unti-unti mo bang nakukuha mga pangarap mo? Hi Classmeyt! Kumusta po kayo? Maulan naman po dito sa Bicol dahil sa bagyong Cardi. Anyway, bago po tayo magsimula, grabe! Ang sarap-sarap po ng gising ko kasi nagkaroon po ako ng coffee meeting. Pagkagising po ng umaga, may kinausap ako. Then after, nagpa-cairo ako. Sarap, nagpa-cairo na massage ako. Then after, kumain kami. Ang dami kong kinain here. Ngayon gusto ko lang pong batiin bago po ako magsimula. Ito po si Rad's official. Nagpapasalamat siya dahil daw sa akin nung nanonood siya ng mga videos ko. And right now, natuto na siyang mas mangarap sa buhay at gawing productive yung mga ginagawa niya. And syempre, itong pangalawa, si Octaverse. Hello po sa inyo. Salamat sa panonood at itong bagong-bago nating classmate dito, si Shirley Gaspi. Well, anyway, ang pag-uusapan natin right now, classmate, is ano yung pinakamagandang advice na pwedeng magbago ang buhay ninyo. Okay, kaya tara, simulan natin. Number one is, making money has nothing to do with having money. Okay, in short, pwede kang kumita pala talaga ng pera kahit wala kang pera. Ako, naalala ko before nung bata pa lang ako, naalala ko dati kumikita ako sa magulang ko pag tinatanggalan ko silang puting buhok. Diba? Pag binubunot ang dating puting buhok yung magulang mo, binibigyan ako dati ng papa ko ng siguro 25 cents or 10 cents. 10 cents binibigay sa akin pag nakaipon ako ng piso or dos. Sobrang saya ko na nun kasi syempre meron ako pambili ng candy or pambili ng chichiri ang gusto ko. O ano pa? Massage. Dati minam kasi dati naalala ko classmate, yung father ko, mahilig po siya magpamasahe. Eh, since bata pala ako that time, siguro mga elementary ako, sabi ko, ay papa, pwedeng ako na lang po magmasahe sa'yo, ako na lang bayaran mo. Eh syempre, kahit hindi naman ako marunong, pinag-ibigan ako, pipindot-pindot lang ako, then doon ako nagkakapera. In short, sana ma-realize natin yung classmate na, kung ang pagyaman ang basis lang is pera, di sana lahat ng mayayaman, lalong yung mayaman, sana lahat ng nanalo sa loto, lalong yumaman, pero hindi ganun eh. Kasi di ba may mga ibang mayaman yung pamilya nila, mayaman magulang ako. May personal testimony po ako na may classmate ako before na isa sila sa pinakamayaman sa mga klase ko. The sad part is, ang magaling magnegosyo is yung lolo nila. Ngayon, yung pinamana na, pinahandle na siguro yung negosyo dun sa magulang ng classmate ko, hindi na nahandle ng maayos. Kaya in short, bumagsak pa rin sila. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na it is just a matter of money lang talaga para kumita ka ng pera. Kasi kahit nagsisimula kay classmate, okay lang yan. Ang bottom line, pinakasimpleng ganito, dapat maintindihan natin, meron tayong relative na pinamimigay. Ibig sabihin, kung meron tayong binibigay something na mas maganda kaysa sa pinamimigay ng iba, pwede tayo doon magkakapera. Example, parang ganito, nasabi ko na sa previous vlogs ko na mag-photo edit ka. O, habang nag-i-edit ka ng photos, yung single ng isa 500, ikaw ang single mo lang 400. O di mas malaki yung chance ang pwede kang piliin. Or kung mas mahal man ang single mo pero mas maganda naman yung quality na ginagawa mo, mas mabilis mo nagagawa, di ibig sabihin, meron kang something na binibigay na mas higit pa currently sa market na yon. Okay, para pinakasimpleng maintindihan ninyo. Okay, parang pag-usapan na lang natin goto. Yung isang katabi mo gumagawa ng goto, ang benta niya 5 piso. Tinapatan mo, ikaw naman goto na 5 piso pero meron kang with egg. O di in short, sa'yo maglilipatan yung mga taong yon. Kaya ganun lang din kasimple maintindihan nyo na tingnan yung market na ginagalawan nyo, ano yung pwede nyong ma-offer sa currently na ino-offer ngayon ng karamihan pero dapat mas maganda sa'yo. E pag ganun ginagawa mo, doon na magsisimula classmate na magkakaroon ka ng pera. At syempre, sa ating number 2, stop caring dun sa mga bagay na wala naman maitudulot na maganda or maitutulong sa buhay mo. Kasi we are bombarded na masyadong umiikot ang buhay natin sa showbiz, sa politics, kung saan-saan ang mga bagay. Ang tanong, may maitutulong ba niyan? Kung politiko ka, go on, okay lang. Kung showbiz personality ka, okay lang din. Pero tingin mo ba yung mga artista? Nanonood ba yan ang mga pinapanood natin? Inaabangan ba niyan lahat ng mga palabas sa TV? No! Kasi they are also busy doing their craft. Tayo lang yung pinakamababang tao
actually ang sobrang fanatic sa mga showbiz, personality, sa mga ganyan. Kasi sila maraming oras eh. Pero kung mapapansin mo, kasi nakwento ko na to before sa previous vlogs ko na, nung first time ko sa Metro Manila, nakasabay ko gumimik dati yung Gutierrez na magkakapatid. Tapos, napapansin ko, kasi syempre ako kinikilig-kilig ako, grabe, nasa same room kami, nasa same kaming bar, nandun din sila. Syempre, nahihiya pa akong lumapit kahit gusto ko magpa-picture, pero napapansin ko, ba't parang walang nagpapa-picture sa kanila? And dun ko na-realize na ang humahanga lang pala ng sobra sa mga artista, yung mga ordinaryong tao. Pero yung mga talagang taong may kaya, mayayaman, kadalas hindi din nga, minsan nga hindi sila kilala, or minsan pag nakilala man sila, ang tingin sa kanila, ordinaryong tao lang din. Kaya, yun ang dapat ma-realize natin, Classmeyt, na we are spending so much time, masyado natin pinapakialaman yung lahat nang nangyayari sa buong mundo, or minsan worse, pati nangyayari sa kapitbahay mo, pinoproblema mo, kasi Classmeyt ito, sana wag naman nilang mapanood. May GC kasi ako sa homeowners dito sa amin, sa subdivision namin. Eh, napapansin ko yung iba, yung mga malilit na bagay talaga, nag-aaway-away sila. Kaya nga na, yung isa kong, may isa kong kasamahan din, kapitbahay, sabi nung medyo nagkakaroon ng disagreement sa loob ng GC. Sabi sa akin nung isa, piniem ako, sabi niya, popcorn, tingin ng popcorn, di ba? Tawa ako ng kayaan mo lang sila. Marami lang siguro silang time para masyado nilang pinapansin yung mga maliliit na bagay. Kaya, doon ko, nung ina-analyze ko yung mga ganito, this is the reason bakit may mga tao talagang nagiging asensado sa buhay at may mga tao talaga minsan na they find it hard for them to become successful. It's not because they don't have the opportunity. It's not because they don't have the money. It's simply because kung paano nila ginagamit yung mga oras nila. At kadalasan, ginagamit nga natin yung oras natin sa mga bagay na wala naman maidudulot na mabuti sa atin. Kaya Classmeyt, tandaan nyo, parang pag-online yan. Maganda naman mag-online, maraming maitutulong sa atin yan. Kaya lang kung ang pinapanood mo, yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo, lugi ka. Kasi andyan na nga sa yung technology, ang dami mo nang pwedeng panoorin ng mga productive na makakatulong sa buhay mo. Pero bakit mo pinapanood pa yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo? Teka lang, ikakat ko lang muna to at may makulit po sa akin. Say hi, baby. Hello. Hello. Kat ko muna. Sa ating number 3, okay. Pay attention to your health. We need to understand na hindi lahat kasi ng nababasa natin, may care po sila. Masakit man pong maintindihan, masakit man tong marinig, but even sometimes our government, they really don't care about us. Syempre, mas focus sila sa mas malalaking bagay or sa mga nangyayari sa kanila. Pero sa individual person, walang ibang dapat mag-take good care ng sarili mo kung hindi ikaw. Alam ko, naiintindihan ko minsan na maraming nagre-react sa mga comments ko, minsan sa mga binabagsak ko, kasi may knowledge na kayong natutunan. But ang question ko kasi, how sure are you that your knowledge talagang tama siya? Lalo na kung pwede mo bang sabihin na ang pinakamasarap mong pagkain is, ang pinakamasarap na pagkain para sa'yo is adobo? Tapos adobo lang naman pala halos ang nakain mo, or Filipino cuisine lang? Diba, you can never tell na pinakamasarap na pagkain sa buong mundo is adobo kung hindi mo pa naman natitikman yung iba't ibang food. Yung Japanese food, European food, diba, yung sa Middle East na mga pagkain. Hindi mo pwedeng sabihin yun. And the same thing with the knowledge. Kasi honestly, may mga ibang-ibang institution na hindi nila tayo tinuturoan maging healthy. Hindi ka ba nag-question nito, Classmeyt, na bakit nung nagkaroon ng pandemic, kung kaya ngang ipasara ang mga business establishment eh, bakit hindi ginawang batas na ang tao mag-exercise? Bakit hindi pinatigil ang production ng alak, ng yosi, ng mga processed food katulad ng hot dogs, ng canned goods? Bakit hindi siya tinigil na alam naman natin na isa siya pinaka-major cause ng nagkakasakit ang mga tao? Honestly, if you're going to research, hindi naman, kahit nga nung pandemic days, hindi naman number one cause of death ang COVID. Meron pang iba, di ba? Nag-number one nga ang heart attack. Na anong pinaka-major cause ng heart attack? It's sugar. Yung mga processed food na kinakain natin, ang daming ang mali na ang sinisisi ng heart attack, ng stroke is taba ng baboy or mga taba. But honestly, hindi yun eh. Ang pinaka-major cause talaga is yung mga kinakain natin na processed food. Katulad ng junk foods, hot dogs, canned goods, yung mga drinks na iniinom natin. 100% ng natural drink na nakikita nyo sa groceries, sa mga pinupunta natin na grocery na apple juice, orange juice, pineapple juice, 100% they are not natural. Ang totoong pinaka-natural yung prutas mismo na ikaw mismo ang malamang nagtanim,
tapos yung prutas mismo, sinake mo, ininom mo, that's the number one, ang pinaka-healthy talaga. Pero anything na may shelf life, ibig sabihin, anything na matagal na bago masira, it took mga 1 year, 2 years, 3 years bago masira, ibig sabihin, meron yung mga sangkaterbang preservatives. At yan ang nilalagay natin sa katawan natin. In short, bottom line for me, you need to take good care of your health. Kasi may mga institution na tinutulungan nila tayo hindi tayo maging healthy. Kasi walang pera sa healthing tao eh. Mas maraming pera sa taong unhealthy. Pag unhealthy ka, marami kang iniinom ng mga gamot. Oh, mababa ang self-esteem mo. Pag mababa ang self-esteem mo, magiging consumer ka. Bili ka ng bili na kung ano-ano kasi gusto mong tumaas ang self-esteem mo. And nakukuha mo yun by buying things. Kaya lang after a few days, mawawala na yung self-esteem mo yun. Kaya bibili ka na naman. Kaya sa akin, kung kayo, mababa ang self-esteem nyo, sigurado ako hindi maayos ang pangangatawan nyo. Malamang mataba ka, malamang hindi mo gusto yung nakikita mo sa salamin, malamang ang kinakain mo, mga unhealthing pagkain, ang hilig mo ng donuts, ang hilig mo ng mga chocolates, kung ano-ano pa, yan ang pinaka-problema. Katulad mo, ako, I love coffee, pero normally, mas gusto ko brewed coffee. I really don't drink. Halos kung hanggang kaya kong iwasan ng sugar. Pag umorder ako minsan Starbucks, kung pwedeng tanggalin yung whipped cream. Pinapatanggal ko yung mga bagay na alam kong hindi talaga siya healthy. Kaya, katulad sa akin yun, katatapos ko lang magpa-Cairo. Clear ko yung mind ko kasi napaka-importante ng healthing pangangatawan. Kasi pag healthing pangangatawan mo, healthing pag-iisip mo, mataas ang self-esteem mo, kahit anong mga pinagdadaanan mo sa buhay mo, normally mas madali mo siyang ma-convert into positive. Kasi nga, positive na mismo yung body mo. Eh what if marami ka ng problema, tapos negative pang pangangatawan mo, negative pang mga kinakain mo, negative pang mga pinapakinggan mo, negative pang mga kaibigan mo, do you really expect na magkakaroon ka ng magandang klaseng buhay kung napapalibutan ka ng sangkaterbang negative? Kaya for me, I always believe na we are just a magnet of kung sino tayo, yun ang maa-attract natin. Kaya if you want to have a positive life, you need to have a positive mind, positive body, positive na outlook sa buhay, and magugulat ka na lang, magkakaroon ka ng mga circle of friends na pareho kayo positive, at magugulat ka lang isang araw, gumaganda ang buhay, puro na siya positive. Kaya para sa akin, Classmeyt, take good care of yourself. And sa ating number 4, happiness is now. Okay, tandaan niyo, Classmeyt, don't ever think about this na katulad ako nung nag-networking ako, hindi naman ako naging excited lang na magsisipag ako ng sobra, gagaling ako pag may coach na ako. Hindi ganun eh. Parang ako, I could always see, katulad dito sa YouTube journey ko na ginagawa natin ngayon, Classmeyt. Tingin nyo ba magtutuloy-tuloy ako sa ginagawa ko to kung hindi ako masaya sa ginagawa ko? Imagine mo, 2017, ako nag-start ng YouTube channel ko. 2022 na, almost 5 years na pala ako. 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 6 years na ako. Ngayon pa lang naman ako umaabot ng medyo maganda yung nangyayari sa akin. At ngayon pa, 100,000 subscriber na ako, mga 25,000 na lang. Then, do you really think magtutuloy-tuloy ako sa ganitong ginagawa ko, hindi ako masaya? Kasi sabi sa akin yung, grabe, congratulations, ganda na ng nangyayaring engagement sa YouTube channel mo, so on and so forth. But always remember, hindi naman ako naging masaya ngayon lang dahil madami. Kahit noon pa man, kahit may mag-comment lang na isa, may manood lang na ilang tao about sa vlogs ko, I'm happy kasi I'm doing it for myself eh. Hindi ko naman ginagawa yung pagbablog para lang sa ibang tao. I'm really doing it for myself. I'm happy on what I'm doing. Since masaya ako, tinutuloy-tuloy ko. Kaya you need to understand kung nasaan ka man ngayon, Classmeyt. Kung ano man ang nangyayari sa'yo, learn to be happy about it. Hindi mo kailangan ilagay ang happiness mo sa past kasi tapos na yan. Hindi mo na pwedeng mag-backtrack ka sana noon. Dati ganito kami. Dati ganito yung karelasyon ko. Dati, tanggalin mo na yan. Cut. Kaya
nga past eh. Ang past is done. Move forward. I-appreciate yung past, pero huwag ka na maglong na ibalik pa kasi tapos na yan. Huwag ka rin masyadong excited sa future. Huwag mo rin ilagay yung happiness mo, yung excitement mo, yung galing mo sa future. Kasi unang-una, hindi mo naman alam kung anong mangyayari sa future. Ikaw, sigurado ka mabukas, didilat ka pa. Di ba lahat naman tayo, we really don't know what will happen in the future. But we have the control on what we are going to do now. In short, sa ngayon, kahit saan ka man, nagsisimula ka pa lang, be happy about it. Yun ang pinaka-importante doon. Maging masaya ka kasi at least nagtatry ka, at least nagsisimula ka, at least panibagong simula to. Diba? Bakit nga tayo excited lagi sa December? Kasi may New Year eh. Ang New Year is a fresh start. Eh, itong kada araw, mag-enjoy kayo everyday. Ako, nung nagsisimula ako sa networking career ko, pagkagising ko sa umaga, gumigising ako ng mga 9. Yan ang umaga, maliligo ng mabilis, kakain ng mabilis, tapos mga 9.45 to 9.50, pupunta na ako ng mall, sasabayin ko yung opening ng mall. Akala mo sa akin, may-ari mismo ng shop mismo dun sa mall. Pupunta dun kasi ako nag-opisina, kasi tipid eh. Naka-aircon ka na, meet food court ko lang kakausapin yung mga prospects ko. Hindi naman ako minsan obligado magpakain kasi nasa food court naman. Parang hindi naman mahahalata. Then doon ako, gagalingan ko lang. Pag may kausap ako, kahit isang tao lang kausap ko, ay nakakala mo kausap ko, 1,000 tao. Itutudo ko talaga yan lahat. Todo. Pag nagutom, diskarte. Hanap ka ng kakainan na mura. Kung hindi sakto ang budget ko sa loob mismo ng mall, hindi ko kaya, lalabas ako. Paglabas ko, meron doon mga nagbebentang maruya, meron doon nagbebentang pansit bato, 5 piso lang, kain ka ng pansit bato na nakakatawa po kasi ang pansit bato dito sa Bicol, pag kumakain ka sa street food, ay naku, hanap pa ng karne, hanap pa ng gulay, may makita ng gulay na kulay na karot, konti mo, wow, lalo pa pag makachamba kang kaperanggot na karne, yon. Pag ganun, pag nakakuha ako ng kaperanggot na karne, yeah, ang swerte-swerte ko. In short, lagi kong hinahanapan yung happiness sa ginagawa ko. Bigyan ko yun ng positive at negative na tao. Ako, positive, yung ugali ko, I'm excited sa kinakain ko kasi masarap naman kumain, mainit na mainit yung sabaw, tapos lalagyan mo pa ng suka, tapos sili, di ba ang sarap ng init na yun, tapos maanghang. At pag nakakuha ka ng karne, jackpot, swerte kang araw na yun. Ngayon, kung negative ka naman ng tao, pwede naman na, ala, grabe, hihirap na talaga ako, hihirap naman ang ginagawa, kumakain ako, ganito na lang. Tapos yung bis nasa mula ko, nandito ako kumakain, bakit ganito? Yan yung mga madadramang tao. Kaya ako, laging ini-enjoy ko lang palagi yung now ko. Yun ang naalala ko. Ngayon, habang ginagawa, pagbalik ko ng mall, ay malalamigan ka naman. Tapos may daladala ko doon laging mineral water. Doon ako pupunta sa food court. Doon ako mag-refill. Then after refill, inom na naman. Tapos trabaho na naman. Hindi ko malang iniisip na tama ba itong ginagawa ko? Yayaman ba talaga ako dito? I really don't care. Basta mayroon ang schedule. Ginagawa ko yung craft na gusto ko. Masaya ako. Yun na nun. Kausap ko, positive, gusto mag-join, yay! Kausap ko, piloso po, nabara ako, hindi ko alam ang sagot. Okay lang, sige. Nang kuchang ina, antayin mo. Nagbumura ako sa loob, sarili ko na. Sabi ko, nabara ako nun, napambira. Ano bang sagot dun? Kasi nagsisimula ka, hindi ko naman alam. Pag natanong ako minsan, hindi ko alam yung sasagot. Yung gagawin ko, yung anong i-research ko. Sabi ko, hindi na ako papayag sa susunod na matanong sa akin to na hindi ko na alam ngayon ang sagot. In short, since hindi ako papayag, pinag-aralan ko. Nung nalaman ko ang sagot, o ngayon, anong pakiramdam? Pag may kausap ako, nasa utak ko, itanong mo lang ulit yung ganyan na tanong. Yari ka sa akin. Itanong mo lang sa lublob ko. Itanong mo lang. Pag may nagtanong ng gano'n, apu, yari ka sa akin. Sagot ko na naman yan. Kaya ganun lang. I always enjoy every moment na nangyari sa akin. Pag may mga hindi magandang nangyari sa akin, ang tanong ko lang palagi, ano bang sagot doon para hindi na maulit? Ano bang dapat kong gawin? Kaya, classmate, learn to enjoy your now. Kasi ang now mo, papunta ka rin lang naman sa future. Tandaan mo, kung hindi ka nag-i-enjoy sa now mo, I'm sure sa future mo, hindi ka rin magiging masaya. Kaya nga, di ba, laging sinasabi nila, money will just amplify who we are. Money will never make you happy. If you're not happy within you, even ang dami mong pera, hindi ka pa rin magiging masaya. Kaya, ang batayan, classmate, ikaw, sa loob mo, ngayon, ang pinakabatayan. Sabi nga nila, ang, di ba, may past, present, future. Kaya sinabi nilang present kasi it is a gift ng nasa taas sa atin na panibagong pamumuhay, panibagong pagsisimula. Kaya ang tawag sa now is present. Kaya learn to be happy sa present mo at sa ating buhay.
The world don't care about you. Tandaan nyo, classmate. Sa buong universe, tuldok lang po ang Earth. Sa buong Earth, 8 billion ang tao dito sa Earth at sa Pilipinas, nasa 110 million na po. Kaya huwag mo masyadong isipin na iniisip ka ng lahat ng tao. Nagkaroon ako dito ng isang explanation dito na example, nasa food court ka, nalagyan ng ketchup yung damit mo, habang naglalakad ka ngayon, medyo awkward na awkward ka kasi grabe may ketchup, nakakainis. Tapos pag may nasasalubong ka, iniisip mo, tinitingnan ka nila, iniisip mo, iniisip nila yung ketchup sa damit mo, so on and so forth. But honestly, wala naman silang pakialam kasi lahat tayo, we are so busy minding our own business. Kung ikaw mismo masyado kang nagiging conscious at tinitingin mo sarili mo, I'm sure yung mga ibang tao din, lahat sila ganun din. Kaya hindi tayo pwedeng masyadong maging mataas ang tingin natin sa sarili natin na akala natin the world is revolving around us. Yung mga kaibigan mo, akala mo ikaw laging inisip niya, hindi, may mga kanya-kanyang buhay din yan. Kaya for me, just learn to be happy about yourself. You don't need to think kung ano man ang iniisip sa'yo ng ibang tao kasi magpapabagal lang yan sa'yo. Ako lagi kong ano yan, para ka nagdadrive ng sasakyan. Pag nagdadrive ka ng sasakyan, kung gusto mo mas mabilis ka, huwag mo na problemahin lahat ng mga nangyayari. One time nga, nasa kalsada kami, may nabangga sa may harap. Pagkabangga, sabi nung driver ko, ala, may nabangga. Tumigil. Sabi ko, ba't ka titigil? Umabante ka na. Sabi niya, sir, may nabangga. Sabi ko, bakit? Tutulong ka ba? Sabi, may maingay na naman. Ayan na yung anak. Dulo, ang point ko, sinabi ko dun sa driver ko na huwag mo na masyadong problemahin. Yan, kasi hindi ka naman tutulong. Kung tutulong ka, tigil tayo. May only one candy. Kaya yun ang advice ko sa inyo. Huwag mo masyadong isipin yung kung ano man inisip sa inyo ng ibang tao kasi sigurado ko hindi kanyang inisip. Taka lang ha, pangalawang ka to. Yun, feeling ko hindi pa ako natapos doon. Dulo, ang point ko, kung magdadrive kayo na gusto nyo mas maging mabilis kayo makarating sa pupuntahan nyo, hindi nyo kailangan problemahin lahat ng nangyayari sa kalsada. Yung mga naglalakad sa sidewalks, kung may mga aksidente man nangyayari, unless na tutulong ka. Kung hindi man, moving forward, and that's life. Ganun din sa buhay natin, classmate, na dapat maintindihan nyo na huwag nyo masyadong ubusin yung oras nyo sa kahanap ng mga tao na maiintindihan ka, kahanap ng mga taong tutulungan ka, kasi hindi naman lahat ng tao ganun. Unang-una, kung may mga tao ka, kamag-anak, kaibigan, or loved ones mo, na hindi nila nakikita kung anong nakikita mo, it's simply because kasi yung pangarap na yun para yun sa'yo, hindi para sa kanila. That is the reason bakit hindi nila nakikita. And mauubos oras nyo. Parang may isang kausap na sa downlines ko, sabi niya pinagtatanggol daw niya ako kasi may mga iba daw may sinasabing hindi maganda. Sabi ko, ba't mo pinoproblema ako? Sabi ko, mas dapat problemahin ko yan. Problemahin mo na lang buhay mo. Ang tao, magugustuhan ka at magugustuhan ka kung gusto nila at hindi ka magugustuhan kung ayaw talaga nila. And hindi na natin problema yon. Sabi ko, katulad sa akin right now, dati, minsan pumapatol pa ako sa may mga question, may mga ganito, mga ibang klaseng pananaw sa akin. But right now, ayoko na. Kumbaga, I'm just wasting my time kasi kung ganun ang perception nila, ganun ang paniniwala nila, sino ako para kontrolin yon? Kaya right now, at least, kung may mga tao man na may sinasabing hindi maganda sa akin, I'm still thankful of them. End of the day, my goal right now is to be known. Hindi ko ang goal na magustuhan ako ng lahat ng tao. In short, pati yung mga negative, they are helping me for me to be known. Kasi yung mga negative, kinakwento din nila ako eh. Pinagkakalat din nila ako. Eh, ang kagandaan sa mga pinagkakalat nila, nakatulong sila, nalalo akong makilala. Kaya yun ang maintindihan natin, classmate, na focus ka lang sa sarili mo. Huwag masyadong isipin ang iniisip ng ibang tao. At sa ating number 6, your perception of reality is magkakaiba. Tandaan mo, ang daming realidad dito sa mundong to. Parang lagi kong ina-explain eh, may FM, may AM eh. Pag nasa FM station ka, hindi mo maririnig yung sa AM station. Pag nasa AM station mo, hindi mo maririnig sa FM station. Parang sa channel 2, di ba? Kahit channel 2 ka, hindi naman kung ang pinapanood mo yung 1 to 1 p.m, hindi mo naman mapapanood yung nasa 4 p.m. kung 1 p.m. lang pinapanood mo. Ganon din sa mundo natin. Ang daming theory dito sa Earth, di ba? May tinatawag na flat Earth theory, hollow Earth theory, yung normal na nakalakihan natin na ang Earth is sphere. May mga tao naman na hindi naniniwala sa supreme being, may atheist, may theist, di ba? May mga religious sector din. Kada religion, magkakaiba din ang paniniwala. May iba bawal sa ganito, pero pwede sa kanila. May iba naman parang katoliko.
Sa Katoliko, dapat isa lang ang asawa mo, pero sa Muslim, okay lang kahit medyo mas more than one. Di ba, magkakaiba ang paniniwala nila, pero ang pinaka-bottom line doon na gusto kong mas maintindihan yung classmate, is ano bang pinaka-maitutulong na magandang maidudulot sa buhay mo ng paniniwala mo? Ngayon, kung yung paniniwala mo hindi makakatulong sa ikagaganda ng buhay mo, edi pag-isipan mong mabuti kung gusto mo yun baguhin. Kasi ganun ang nangyari sa akin. Yan nga, di ba, yung awakening story ko na bakit from being Catholic, naging Catholic ako, tapos naging Christian ako, hanggang na-realize ko na sabi ko, parang pag sa religion itself naniwala ka, parang hindi ka na makagalaw kasi lahat ng galaw mo na lang, may kasalanan ka, tapos may ganito, tapos may ganun. Kaya sabi ko parang, ayoko ng ganun klaseng emotion na parang kang laging tinatakot, laging ganito, ganito. Kaya I choose na maging neutral. Kung ano man ang paniniwala po ninyo sa religion nyo, I respect that. Kung para sa'yo, ako, ito lang po ang lagi kong paniniwala sa ganyan. Religion is like you're wearing an underwear. You could always tell me what you're wearing, but you can never force me to wear what you're wearing. In short, kung yan po ang paniniwala mo, okay yan. Go on. Walang problema yan. Kasi sana mas ma-realize po nating classmate, may tinatawag pong law of resonance. Ang law of resonance, kung ano ang inner world mo, yun ang nagiging outer world mo. Tanungin mo mga mahihirap. Anong sasabihin nila? Mahirap mundo. Mahirap ang mundo kasi wala ng opportunity, kasi ganito, kasi ganyan. Politiko natin, corrupt. Dito sa Pilipinas, mahirap kumita ng pera kasi ang baba ng sweldo, ang baba ng ganito. That's perception ng mga mahihirap. Ano ang perception naman ng mayayaman? Maganda dito sa Pilipinas, madaling kumita dito, maraming opportunity dito, maraming pera dito. Kasi pinakadulo, kung lagi ko napakasimple lang naman classmate, kung talagang walang pera dito sa Pilipinas, how come ang daming mga branded items na nag-o-open dito na minsan even sa mga ibang countries wala? Diba, imagine mo lang, latest, I think mga 3 years ago, 4 years ago, nagkaroon tayo ng Ferrari dito na kasa. Diba, kung walang perang Pilipino, bakit nagkakaroon ng Ferrari? Yung bintana ko na lang po. Yung bintana ko dito, kasi hindi nang nilagay ng isang mentor kasi nagpapagawa siya ng bahay, Kenneth and Mac. Itong Kenneth and Mac na to, for me, ako, kung may pera naman po talaga kayo, ipopromote kahit wala po akong bayad. Kasi napakaganda po ng products nila, napakaganda pa po ng after sales. Ang Kenneth and Mac, medyo inabot po ako ng 2015 pa yun, ha? Bintana lang. Tapos mga sliding door, umabot ako mag 2 million pesos gastos ko. 2015 pa to. And ang gagandahan lang doon, talagang matibay at maganda. Pero ito nakakatawa. Ngayon, pag mag-order po kayo ng Kenneth and Mac, pwede nyo i-research. Mag-order ka, papagawa ka, aabutan ka ng ilang buwan or ilang taon bago ka nila magawa. Kasi ang daming pila na kapila sa kanila na nagpapagawa. Now, ano ang point ko? Classmate, kung walang pera ang Pilipinas, bakit may mga ganyan? Kaya dapat maintindihan po natin na ang perception natin magkakaiba. Hindi talaga pare-pareho. Depende kung anong nakalakihan mo. Depende kung paano ka prenogram. Di ba? Parang ganito. May mga kasabihan na yung nakwento ko nga before na may isa akong 15 years old, nakatransaction ko sa generator, na 15 years old pa lang siya, siya nang pinapaharap ng magulang niya. Ay, ang binili kong generator, nasa mga 400,000 pesos yon. Pero siya kausap ko. Habang kausap ko yung bata, napaka-casual. Meron pa kaya kami, sir, na mga 1 million worth na generator. So on and so forth. And bigla akong na-recall ko na yung mga ibang magulang na mga downlines, kasi may mga iba akong downlines na magulang nila, papatigilin sila mag-network kasi sasabihin sa kanila, huwag ka na muna mag-networking, huwag ka muna gumawa na kung ano-ano mga business yan kasi nakaka-istobo yun sa pag-aaral, mag-aral ka muna, mag-focus ka sa pag-aaral, pagka-graduate mo, saka ka na mag-negosyo. Di ba, napaka magkaibang mundo. Kaya no wonder bakit ang mayaman lalang yung mayaman. Kasi ang mayaman, elementary pa lang ang anak nila, ini-expose na nila. Ang mga mahihirap, akala nila napaka-importante ng education, na doon na lang talaga iikot tayo. But honestly, pasensya na po ha. Ang school naman, inimbento siya para mag-negosyo siya. Hindi naman talaga siya kawang gawa. Noon, ginagamit siya para sa pagpapaganda ng countries kasi kailangan maging literate ng mga tao. But right now, it's purely business. Tingnan nyo gaano kamahal ang tuition fee, gaano kamahal ang mga libro, gaano kamahal ang lahat ng bayarin sa loob ng school. Then actually, it is one of the worst investment kasi after mo grumadit, magkano lang sweldo? Unang-una, pwede ka na pong matuto sa internet lahat ng klaseng gusto mong matutunan. May isa nga akong anak ng downline ko. Nung nagsasalita, sabi ko, ba't meron? Kasi na rin na overheard ko sa po, may nagsasalita ang bata. Sige, meron kayo dyan, foreigner na bisita?
Sabi niya, hindi po apply. Sabi ko, sino nagsasalita niyan? Anak ko po apply. Imaginin mo. Sabi ko, ang galing niyan mag-English. Ba't ganyan ang accent niyan? Naririnig lang sa YouTube. Kakapanood ng YouTube yung accent na kopya. Di ba, ang dami natin narinig sa YouTube na hindi marunong ng photo editing, natuto. Hindi marunong mag-video editing, natuto. Hindi masyado marunong mag-business, natuto. Tapos na po yung era. Kumbaga, ibang-iba na ang mundo natin right now compared sa mundo before. Kaya, bottom line, lagi ko yung sabi, may kanya-kanya tayong perception, may kanya-kanya tayong realidad, and mamili ka nalang classmate kung anong klaseng realidad ang gusto mo, and make it sure na makakatulong yan para sa ikagaganda ng buhay mo. At sa ating number 7, you should learn to love the process. Pag sinabing process, hindi po itong madali. Okay, mahihirapan ka, mapapagod ka, mag-feel ka, madi-disappoint ka, may mga stages na gustong-gusto mo na mag-quit, may mga stages na yung mga inaasahan mong tutulong sa'yo, hindi tumutulong sa'yo. It's part of the process. Kaya nga, di ba, ito, living testimony, classmate, no, walang halong pagyayabang. Lagi kong sinasabi na alam ko ang process pa paano ka maging magaling sa isang bagay, alam ko yung proseso kung ano yung mga dapat mong gawin, and napatunayan ko yun sa networking industry. I'm just a nobody sa networking industry. Way back 2003 October, ako nag-join. Kaya hindi po valid yung rason na ang networking una-unahan. Kasi kung ang networking una-unahan, sana lahat po ng nag-networking 2002 pa baba, sana mas malaki ang kinikita nila sa akin. But how come until now, 2003 na, 2003 I mean I started, and right now 2022 na, but still, medyo maingay pa rin po ang pangalan natin sa networking industry, at hanggang ngayon, ang ganda pa rin ang kita ko, because I know. And pinatunayan ko to na sabi ko, ang formula ng lahat is pare-pareho lang. Then I choose na magkaroon ng panibagong mundo, ito na. Maliban pa may mga iba pa akong mundong ginagawa, ngayon sa pagpo-poultry, pinag-aaralan ko, pati sa farming, pinag-aaralan ko, pero saka ko na kayo i-update doon. Dito muna tayo sa pag-YouTube. And right now, anong goal ko? 100,000 subscriber. Hindi ko man siya na-hit sa pinakagusto kong date. Pero mahi-hit ko pa rin siya, and hopefully within this year, mahit ko na ang 100,000 subscriber. Now, ano yung point ko? Now, I'm just like you, classmate. May mga goal din tayo na hindi natin na-achieve sa time na gusto natin. Pero tumitigil ba ako? Anong ginagawa ko? I dwell ba na nag-iiyak na lang ako sa gilid? Grabe, failure ako. Bakit naman hindi ako naging 100,000 subscriber? Ginawa ko naman lahat ng kaya ko. So on and so forth. Hay nako, classmate, you don't need to be weak. Mga iyakin na tao, walang mangyayari sa mundong to. Tandaan mo, ang mundo natin, sabi ko kanina, they don't care kung ano ka. Kung hindi mo gagawin yung part na dapat mong gawin, hindi mo makukuha yung gusto mo. Pinakasimpleng classmate nito na explanation, walang pumayat dahil sa nagdrama. Taba-taba mo, nag-exercise ka isang araw, tapos pahinga ka na, exercise ka naman, tapos mas maraming lamon mo, mas marami yung picture-picture mo sa gym, imbis magpapawis ka, imbis talagang pagurin mo katawan mo para ma-burn yung fats mo, talagang maging ma-create pa, maging muscle pa yan. Dulo, you dwell sa nagdrama ka. Nagdrama, umiyak. Ang tanong, classmate, meron man lang bang testimony sa gym na grabe pumayat yan kasi umiyak ng umiyak talaga. Naawa yung mga taba sa katawan niya at nagsipaglayasan. Sabi ng mga taba, kawawa naman yung boss namin. Awang-awa na kami kasi iyak ng gabing-gabi. Gabi-gabi umiiyak kasi hindi pumapayat. Sige, pag-usapan natin. Nag-usap-usap yung mga taba sa katawan mo. Sa sobrang awa sa'yo, nag-alisan sila at thank you, pumayat ka. Meron bang ganyan? Wala. Lahat ng tao na naging successful, matatapang sila. Lahat ng tao na naging successful, inarap nila lahat ng dapat nilang harapin. Oo, kailangan mong umiyak. Oo, minsan kailangan mo talagang magpahinga. Oo, minsan talagang pagod ka na, parang ayaw na ayaw mo na. Pero, idiretso mo lang yan, classmate. Kasi just like me, sa pag-YouTube ko, dumaan din ako sa tutuloy ko pa ba ito? Nakakapagod na. Parang ayoko na. Pero sabi ko nga, habang pinagdadaanan ko yon, being human, part siya ng cycle eh. Sabi ko, oh, ito na to. Eh, kaya ako, binabara ko sarili. Wait, ako, tigil-tigil mo ako dyan. Alam ko kung saan ako pupunta. Itutuloy-tuloy ko ito. Ginaganon ko mismo yung sarili ko. Kinakausap ko, pinipitik-pitik ko siya. And ngayon, ramdam mo na. Kaya actually nga, nung past few days, habang tinitingnan ko, habang dumadagdag ng dumadagdag yung subscriber ko. Tapos right now, grabe. From
subscriber ko dumadagdag Classmeyt na 1,500 per month. 1,500 average ko subscriber per month. Right now, umabot ako ng 14 to 15,000 subscriber isang buwan. Kaya habang sabi ko, grabe, ito na ba to? Malapit ko nang ma-achieve, ma-achieve ko na. Kaya medyo nalungkot ako ng konti kasi sabi ko, Allah, na mahihit ko na yung gusto ko, ano naman kaya ang gagawin ko? Kaya nag-iisip na mga panibagong gagawin right now. Kasi given na to sa flow ng subscriber, tumuloy-tuloy yung ganitong group, wala na, tapos na talaga yung 100,000 subscriber ko. And yay! May silver button na. Classmeyt, bigyan ko kayo ng paano ako nag-a-attract. Meron na kaya. Ah, yeah. Ah. Presente, Joseph Lim for passing 100,000 subscriber! Yay! Binili ko to sa Shopee. Tinuturo natin na mangarap ka, i-visualize mo nang nakarating ka na doon. O, bumili ako. O, pinatatingnan ko palagi yan. Aabot sa time, ganyan, ganyan. Kasi, ganun din naman ako eh. Naalala ko dati, Classmeyt, nung magkakaroon ako ng kotse, pero wala pa ang kotse nun. Nung, pumikit lang ako nun eh. Sabi ko, gustong-gusto ko talaga magkakotse. Gustong-gusto ko magkakotse. Ang ginawa ko, binisualize ko. Pumunta ako ng kwarto ko, umupo ako, Classmeyt. Umupo ako. Pumikit ako. Pagpikit ko, inimagine ko na may hawak na akong manibela. Itong manibelang hawak ko ito, in-start ko. Pagka-start ko ng kotse, binisualize ko nasa loob mismo ako ng bahay. Habang bumukas yung gate, lumabas ako ng bahay namin, lumabas ako ng subdivision habang dinadrive ko. Paglabas ng subdivision, kumanan ako, pumunta ako ng sentro. Pagpunta ko ng sentro, umiikot ako, tapos nakikita ko yung mga tao nakatingin sa akin habang nagdadrive ako. Yung iba, wow, yung kitang-kitang reaction na napupugian sila sa kotse. Umiikot-ikot ako sa sentro hanggang bumalik na ako. Balik ako din sa subdivision, balik ako sa bahay. Pagbalik ko din sa bahay, enough ko yung kotse, bumaba ako at pagising ko may kotse. Binisualize ko yung Classmeyt. Wala pa akong kotse noon. Imagine mo yung ganun. Kasi we are very powerful being. Tulad niya, nasa likod ko niya. Di ba? Yan ang isang proof na talagang napakagaling natin. Now, yung bottom line doon, pinangarap ko eh. Talagang sinabi ko sa taas, Lord, deserve ko to. Ito gusto ko. Ngayon, papatunayan ko sa'yo, ito gusto ko. Katulad nitong subscriber, 100,000 subscriber, silver button, pinaprove ko eh. Eh, paano ko kukumbinsin yung nasa taas na ibigay niya sa akin kung quitter ako? Paano ako makukumbinsin ko yung nasa taas kung para sa akin to? Kung ako mismo hindi nagsisipag, di ba? Gusto ko maging 100,000 subscriber, hindi ka naman nagbablog. Gusto mong yumaman, eh, puro ka naman tulog, puro ka drama, puro ka katamaran. Eh, anong message sinasabi mo sa nasa taas? Di ba? Imagine, paano na ibigay? Eh, gusto mo itong yumaman. Ayun, laging tulog. Ayun, puro kadramahan, puro Netflix pinapanood, puro TikTok, nauubos yung oras sa kaka-online, wala naman natututunan. You see? Kailangan mo nang i-convince yung nasa taas kasi pag na-convince mo, sigurado ibibigay. Sa ating last, number 8, always follow the numbers. Don't follow the emotion. Lalong-lalo na wag na wag mong susundan lang yung FOMO, yung fear of missing out. Okay? Anong ibig sabihin? Kasi maraming mga paniniwala na pinapasa sa atin na minsan tayo, ang decision making natin, hindi na tayo nagiging practical. Kasi minsan, ano na lang sasabihin ng iba? Ala, bakit yan ang ginagawa mo? Sayang ng course mo? Ala, bakit yan? Tandaan mo, Classmeyt, during the pandemic times, nawala ang arte ng tao. May mga piloto na nagbabarbecue na lang sa labas. May mga ibang maaarte dati na nagbebenta na kung ano-ano, nag-online selling. And that's the reality of life. Sa totoo lang, kaya lang tayo minsan nagiging maarte kasi may choice tayo. But the problem is being sa choice natin, eh ang tanong, kumikita ka ba dyan? Yumayaman ka ba dyan? Nagbabago ba buhay mo? Oo nga, maganda nga tawag sa'yo. Pwedeng tawag sa'yo supervisor, manager, assistant manager, ano ba, mga director. Eh ang tanong ko, may naiipon ka ba? Dumadami ba pera mo? Unti-unti mo bang nakukuha mga pangarap mo? Then if the answer is no, then why don't you try to change course? Di ba mag-iba ka muna ang gagawin o idagdag, magkaroon ka ng dagdag na gagawin. Kaya nga, nakukwento ko to sa inyo, Classmeyt, dati nung namamasada ako ng jeep. 18 years old ako, namasada ako ng jeep hanggang 23 years old ako. Nung namamasada ako ng jeep, sa una din, syempre may pakaramdam na parang nakakaya, ano lang sabihin nila. Kaya lang, mas natutuwa ako sa kita kong 100 pesos, 200 pesos eh. Kesa sa opinion ng ibang tao. Kasi mamamasada lang naman ako minsan, mga 3 hours, 4 hours. After ko mamasada, may kita ng mga 200 pesos minimum. Eh, ang saya-saya ako na dun kasi kinabukasan. May pang, lalo na pag wala ako pang date minsan, kung hindi ako gumagawa ng diskarte sa
bilyar, gumagawa ako ng diskarte sa pamamasada ng jeep. Ngayon, ang nakikita ko, yung pera eh. Maganda kasi may pera ako, makakapag-rent ako ng VCD noon para makapanood ng CD, tapos makakain ako, makakainom ako. Doon ako, yun ang tinitingnan ko. Eh, may mga opinion ng ibang tao na, nakwento ko naman to sa inyo before na, nung pag namamasada ako sa akong jeep, lahat ng kakilala ko, hindi ko na pinagbabayad. Pati pa kasama niya. Example, lima sila, kahit isa lang kilala ko. Lahat sila, hindi ko na sila pagbabayarin. Ngayon, may isang, sa school kasi namin, Ama Computer College, sa baba kasi nun, meron all electronic, meron dun shop. Ngayon, yung isang mga empleyado niya, sabi, kakilala ko kasi nakikita ko everyday. Ngayon, sumakay sa akin. Sabi ko sa kanya, huwag ka na magbayad. Rinig na rinig ko. Sabi niya, bumulong siya dun sa katabi niya. Sabi niya, bilib ako dito ngayon sa driver na to. Hindi mo lang nahihiya sa ginagawa niya. Grabe talaga, nagulat ako. Sabi, grabe naman, sabi ko to. Eh, do the numbers guys. Ang minimum dati before sa Bicol, mga 185 pesos per 8 hours. Ibig sabihin, graduate ka ng college, nag-aral ka ng sakaterbang taon, daming subject pinag-aralan, tapos pagka-graduate, minimum sweldo mo. Tapos 185 pesos. Ako, na namamasada lang naman, sideline ko lang naman, trip-trip ko lang naman nga, pag gusto ko lang naman mag-sound trip. Ngayon, ang kinikita ko, pinakamababa 200, minsan pag swerte-swerte 500, jackpotan talaga 1,000. Very rare naman yon. Ngayon, sa 200 pesos na lang, ano ba ang mas malaki, classmate? Yung 200 pesos o yung 185? Di ba yung 200? Anong mas grabe? Yung 8 hours ka nagtatrabaho o yung 2 hours, 3 hours ka lang namamasada? O di ba? Ito pa pinaka-worst. Siya, college graduate, ang pamamasada naman ng jeep, kailangan mo lang naman ng driver license. Now, ano ang point ko? Yun ang sinasabi ko, classmate. Follow the numbers. Huwag mong masyadong isipin kung anong nakalakihan mo, kung anong paniniwala ng mga kung sino-sino man nakapalibot sa'yo. Kasi ako nga, nasabihin ako dati na sinayang ko lang course ko eh. Ay, nako. Nung pumunta ako sa isang bahay ng uncle kasi mag-present ako ng networking, sabi sa akin ng uncle ko, ikaw ba yung pamangkin ko na sinayang mo lang pinag-aralan mo? Grabe, masakit eh. Masakit sa pakaramdam. Pero come to think of it right now, kayo na sumagot, classmate. Sayang nga ba talaga pinag-aralan? Eh kung sinunod ko yung course ko, naging computer engineer ako, naging programmer siguro ako, or baka naging bantay ako ng internet shop, or so on and so forth, malamang hindi ako nakapunta. At gaano karaming countries na puntaan ko dahil sa decision ko na sinunod ko yung numbers. Sinunod ko numbers. Anong countries na puntaan ko? Hong Kong, Singapore, Dubai, Taiwan, Japan, South Korea, United States, Switzerland, France, United Kingdom. Hindi ko na maalala kung anong countries mga napuntahan ko at iba pa yung mga naipundar ko. Ngayon, kayo sumagot, sinayang ko ba talaga course ko? Paano mo masasabing sinayang ko ang course ko kung gumanda nga buhay ko? Eh, kesa naman gagawin ko kung ano ang course ko, eh kung wala nga, di ba? Dahil lang basta networking ginagawa ko, kaya sinayang ko course ko. Eh, yung kaputukan ng nursing, maraming doktor naman ang nag-aral ng nurse ha. Doktor na tapos naging nurse pa. O, nasaan doon? Maraming teacher tayo na domestic helper sa ibang bansa. O, anong tawag mo sa kanila? Eh, sila may profession na tapos ginibap nila para maging domestic helper sa ibang bansa. Now, bottom line, huwag niyong masyadong isipin ang sasabihin ng ibang tao kasi I learned it in a hard way. Nung bumagsak negosyo ng parents ko, doon ko na-realize na walang ibang magtutulungan. Yes, may mga mangilan-ngilan na tumulong sa amin, pero bottom line, wala pa rin ibang dadapat tutulong sa inyo kung di sarili nyo. Kaya bago kayo makinig sa opinion ng iba't ibang tao, ang tanong doon, papakainin ba nila kayo? Sila ba ang tutupad ng pangarap nyo? Sila ba ang magbabayad ng bill ng kuryente nyo? Sila ba ang magbibili ng grocery nyo? Di kung hindi, then ano ba naman? Huwag nyong intindi ng opinion nila. Pakialam nila. Pakialam nyo rin sa kanila. You have your life. Focus on your life. Trabahuhin nyo kung ano ang gusto nyo. Baguhin nyo buhay nyo. Paganda nyo buhay nyo. And that's it. Sabi ko nga palagi, tunnel vision, classmate, tunnel vision. Wala kang ibang nakikita kundi yung pangarap ko, opinion ng ibang tao. Maging bingi ka na lang, kung anong opinion nila, maging bingi ka lang. As long as na wala kang inaagrabyadong ibang tao, tinatrabaho mong pangarap mo, tuloy-tuloy mo yung classmate, ha? Kaya dito na muna tayo at maglilinis pa po ako landing ngayon. May talk pa po pala ako mamaya, 9:30. Pero maglilinis muna ako ng walk-in closet ko kasi dumating na lahat ng mga damit ko galing Manila. Aayusin ko lang muna. Okay, Docs? Bye-bye!